magandang umaga guys. Welcome nga po pala sa gagawin naming vlog. Ngayon, tatalakayin natin kung ano yung kahalagahan ng ICT sa ating buhay. And now, maghanap na po kami ngayon ng matatanungan. Parents, teachers, students, and ordinary citizens. So ngayon, samahan nyo kami. Let's go! By the way, bago po natin talakayin yung interview natin, nice ko po pala ang ipakilala yung mga kasama ko. Hi, I'm Juliet Maylon. I'm Arlan Moran. I'm Juni Carla Sultan. Virgil Castel, guys. I'm Alvin Yantawan. I'm Miguelito. And lastly, that's Marvin. Para sa inyo, alin ba gusto nyong unahin sa interview? Students? Teachers? Parents? O ordinary citizen? Students. Wala kami ma-interview dahil thesis lang. Dahil wala kami matatanungan dito, pupunta na lang kami sa junior high. Okay, ngayon dito na po tayo sa Alidrian National High School para maghahanap ng ma-interview. Tama nga guys. So, hindi talaga? Sakit na yung mukha ko. At naghahanap po kami ng matatanungan tungkol sa IT. Yes. Guys, ngayon, pakilala mo lang ako. Hello brother, ako nga pala si Virgil Castel. So, ang pangalan mo? Ako si Mr. Julieta. So, ngayon, magtatanong ako sa'yo. Mr. Rogelio, paano ba nakaka-apito sa'yo yung ICT? Sa iyo pong buhay. Para sa akin, ang epekto ng ICT sa akin ko dahil isa, sa grade 9 ako ngayon at nasa ang specialization namin is nasa ako sa ICT, which is information, delivery technology. So, nakaka-apekto ang pamumuhay namin dito is malaki ang influential ito dahil na-apply ko ito sa araw-araw buhay, especially ng mga laptops din kami sa aming bahay. Kaya, sa tuwing may kakulangan o mga sira is na-apply ko yung mga pag-aaralan ko sa specialization namin sa aming subject na ICT. So, ayun na nga sa iyong salaysay, nakatutulong ba ito? Oo, so para sa akin, malaki ang influensya at epekto nito sa akin dahil malaki ang kulong nito dahil hindi na namin kailangan pang magtawag ng isang bahay na mas nakakaalam dahil meron na akong experience at actually nakaranas na rin ako ng isang actual para sa aming computer specialization. Para sa iyo, meron din ba itong disadvantages? Para sa atin, meron pero konti lang. Yung disadvantages is yung palagi kang nakakatutong sa computer, yung mata, masakit sa mata, at saka kapag nakakatutong ka sa computer, talagang maaano yung attention mo eh. Hindi ka na
makakuha sa bahay dahil yun na nga, dahil palagi ka lang nakatutok sa computer. So, sa lahat ng yun, ano bang natutunan mo? Sa lahat ng mga sa tanong mo, sa lahat ng mga natutunan ko na kailangan maging mas gahinan ba natin ang panahon yung kailangan natin tipirin yung oras natin para may oras tayo sa pamilya at saka sa computer din. Kaya, na mas, hindi naman kasi masama mag-computer kasi na-apply naman din natin ito kasi yun naman ang ating required sa university journey din. Pero, yun naman ang conversation dito. Dito first century na tayo, dapat mag-evolve na yung mga utak natin kasi nandipan tayo sa ibang stage. Kaya, hindi naman yun masama para sa aking mga magulang. Pero, ayon sa kanila, dapat din gahinan ng oras yung pamilya. So, narinig niyo guys, dapat gahinan yung oras yung para sa pamilya nyo. Okay. Punta naman tayo sa kabilang bahay. Bahay! Okay, mga pumunta naman ba about sa ICT? Paano nakaka-apekto ang ICT sa iyong pamuhay? As a teacher, no, ang ICT, grabe ka gamit. Tara, no? Sa ICT, grabe ka gamit ang ICT. Like, for example, naman na pag-grades. So, dapat lagi kayo mga learnings na nakuha mo sa ICT kayo pag-compute. Kailan po na lang transmutation. So, hindi na ka matulog ng manumano pa para sa una nga. Manumano pa. So, grabe ka. Kapoy na haso na kung hindi manumano rin mo. So, mas nagana ka dyan na magamit ka ang ICT using laptops. So, tapilong po din na siguro ang sa printer na kailangan po yung mga software application na na. So, karo, siguro kami ng entry ang grado. Kaya na nga ito, taong dayos siya, kaya na naging kay grado. Labo na pag-consolidated sa mga grado. So, mas dali ang trabaho, mas gana, like for example, sa mga bulletins sa eskulahan, o mga projects sa mga bata, gamit din ang ICT karoon. Ang tanong mo ka na, ma'am, katulog ba ito sa iyo? Oo, siyempre, makatabang ka dito kay, labo na sa kanang karoon niya, mag-mobile suit plan. Yeah, magulog ka doon, mag-search sa internet, tungo sa mga module, mga strategies ang gamiton. Kailangan po yung bandung ma-download na ang lesson plan sa internet. Sa inyo nga, ma'am, isa ka ang sa inyo harang advantages dyan? Ang advantage is kung sa'yo ma-latest, mga trending yung mga issues, inanak, kabaw po ka. Kung sa'yo mga latest ng mga, for example, sa kanang mga latest ng mga information. Sa information, dito tayo sa karoon, sa coronavirus, diba? So, ang kanang official na DepEd na site, mag-post na sila anytime kung sa mga information na dapat ma-disseminate sa mga issues. Ma'am, so iba talaga ang dito ng ICT mo ba guys? Oh guys, so ngayon pupunta na naman tayo sa ibang dako. Here we go! Ako to si Ma'am Tinantawan Tay. Kanya pa rin sa inyong tubangan ng hangin sa inyong pag-opera sa aming yung buhaton sa SKM. So, si Opposition sa Uvil, taga Magpayang. Butay, so nato mo disputan ng tuturo sa IT. So, number one tayo na nga, matatabang ba ang IT sa pagkakalabi? Okay. Nang dito na ba? Okay. Mama na ito, tagalang tayo karoon gamit mga tao. Diyan ka tayo, saan lumahagit ang sa so, pag ka na, magpaano na magamit na ano sa kanyang nabuli sa kuwan? Sabi mo sa kanyang pag sinahalan mo rin na? Kung ako mo sa ito na sa kuwan, hindi na sa makakulungan sa mga itoon, mga kasuntihan. Sana, hindi ka pala kayo, hindi sa mga disadvantages sa hindi ang mga tayo guys. Hindi mo tayo sa panginabuyan. Ang pagkakay kayo. Mga kailo. Hindi. Mga
kadi na yung pangalan kung ano makuan kung ano magamit kung ano kung saan na kuan kahit ito ay ang kami pinagbuhi ang kuan sa bandits ito kung hindi kang patay ang bandits minsan ang maka bandits ay yung ako yung nabiyan ito kami ito mas ka namang gudukuan kaya kung ino pinangon na ang business ang tungkol, pwede na makaayon sa iyong pinagbuyan. Makatabang na sa iyong pinagbuyan. Mara na, itahay. Hi guys, magandang hapon. Welcome back to our channel. Ngayong hapon, pupunta nga po pala kami sa ibang ano na naman para maghanap ng isang respondents mula sa Tambay. So ngayon, here we go. Lahat ng respondents mo, ano bang natutunan mo sa ICT? Para sa akin, malaki talaga yung naidudulot ng ICT sa ating buhay ngayon. Lalo-lalo na sa pag-aral, sa pag-deliver ng message, marami. Pero, ayon nga sa pahayag nila, may masamang naidudulot din ito. Pero, yun lang po guys, maraming salamat. Lalong-lalo na sa ating mga naging respondents. Forget about everything else, and I want to remember this moment for life.